sa lahat ay nagpapasalamat sa Allah, ang Panginoong Sanlibutan, at naway ang kapayapaan, pagpapala at hapag ng Allah, nag-iisang Panginoon ay pagmapa sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang mga kapamilya, mga kasamahan at sa lahat ng taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Kaya tulad ng sinabi ng ating mga kapatid, ang ipapaliwanag nating topic ay kung sino si Jesus sa pananampalatayang Islam. Sino si Jesus sa pananampalatayang Islam? Katotohanan tungkol kay Jesus. Ayon sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sa pinakamalapit na kahulugan, ang Mesiyas o si Jesus, anak ni Maria, ay hindi humigit sa isang sugo lamang. Ito sa pananampalatayang Islam, maraming sugo na dumating bago pa man siya ipinadala dito sa mundo. So, ibig sabihin, dinedirekta sa pananampalatayang Islam na si Jesus ay isang sugo, mensahero, at tagapagdala ng balita ng ating Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang aya na matatagpuan natin mula sa Quran, sabi ng Allah, Qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sa ating wika, si Jesus ay nagsabi, tunay na ako ay alipin ni Allah na siyang nagpasya na ako ay pagkalooban ng aklat. Ang aklat na daladala ni Jesus ay ang Injil o ang Ebanghelyo ni Kristo. At ginawa niya akong propeta. So ito po ang direktahang pagsagot ng mga Muslim kung sino si Jesus sa Islam. At bilang pagpapalalim, inshallah, ng ating pagpapaliwanag kung bakit ganito ang pagkilala ng mga Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna matala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Didirektahin natin. Sabi ng Allah, pinakadakila sa lahat. Si Jesus ay katulad ni Adam. Nanilikha mula sa alabok at sinabi ng ating Panginoon, mangyari at mangyayari. Sa pananampalatayang Islam, mayroong kinikilalang ang mga Muslim na apat na pamamaraan ng paglikha ng tao. At iisa lamang ang lumikha ng tao na ito. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang paraan, sinabi ng Allah, Ya ayyuhal ladina amanu, ittaqullah. Ya ayyuhal nasu, ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Ang ibig sabihin sa wika natin, o sang katauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na lumikha ng tao sa pamamagitan ng paglikha sa unang nilalang. Katulad ng kasagutan natin kanina, sino ang unang nilalang ng Panginoon? Si Adan. At pagkatapos likhain ng Panginoon si Adan, ay lumikha ang Panginoon ng kanyang kaparis. Yung pangalawang nilalang na nilikha ng ating Panginoon, si Eva. Si Adan ay nilikha mula sa alabok. Okay? Walang lalaki at walang babaeng pinagmulan. Ang sinabi ng Allah o sinabi ng ating Panginoon, mangyari at ito ay mangyayari. Ikaw ay magiging tao o Adan mula sa pinagsama-samang putik sa iba't ibang parte ng mundo. Ito ang pagkakalikha kay Adan. At pagkatapos, noong si Adan ay nabubuhay na, nakita ng Panginoon na mayroon siyang pangangailangan. At mula dito, nilikha ang kanyang kaparis na si Eva. Saan? Sa kanyang tadyahan. Sa Islam, ito ay pinaniniwalaan na si Eva ay nilikha sa tadyang ni Adan. At sa ang parte ng tadyang? Sa kaliwa. Sa kaliwang tadyang, at ito yung pinaka babang parte ng tadyang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang babaeng ito na si Eva at lahat ng mga kababaihan ay nilikha mula sa tadyang, pinakababang tadyang ng lalaki, na ito ang pinakabaluktot.
Okay. Si Eva, nilikha ng Allah mula sa isang lalaki. Okay. Mayroon bang kapares na babae? Wala. Ito ang pangalawang paglikha ng Allah. Yung una, walang pinaggalingang lalaki at babae. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang nilalang na mayroong pinanggalingang lalaki na walang kaparis na babae. At pagkatapos noon nabuhay na si Eva at si Adan, ay nagkaroon sila ng anak. Pagkatapos nilang bumaba dito sa lupa. Pagkatapos nilang bumaba mula sa langit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang una nilang naging anak, ilan ang naging supling ni Eva at ni Adan? Ilan? Ha? Hindi natin alam. Okay. Marami ang naging supling ni Eva at ni Adan. At ang unang mga naging supling ni Eva at Adan ay dalawang pares na kambal. Dalawang pares na kambal-kambal. Si Cain at saka si Abe. Pinaniniwalaan sa Islam na ang dalawang ito ay nanganak, o si Eva ay nanganak ng dalawang kambal-kambal. Si Cain na mayroong kakambal na babae, at si Abel na mayroong kakambal na babae. So, ito yung pangatlong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga nilalang or mula sa mga tao. Si Cain at Abel na mayroong pinagmunang lalaki na si Adan, at pinagmulang babae na si Eva. Si Adan at si Eva ang pinagmula ng dalawang kambal na ito. At ito ang ikatlong uri ng pagkakalikha sa ating bilang mga nilalang. So merong, kung pakiisipan natin, si Adan nanggaling sa wala, si Eva nanggaling sa isang lalaki na walang kaparis na babae, at si Cain, si Abel, na katulad natin ay mayroong pinanggalingang lalaki at babae. Ano na lang ang natitira? Ano na lang ang natitira? Walang pinagmulan, mayroong dalawang pinagmulan, mayroong pinagmulang lalaki. Ano na lang natitira? Hindi na lang na walang pinagmulang lalaki, pero ito ay nanggaling sa babae. At ito yung pagpapatunay sa kadakilaan ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng nilalang na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng isang babae. O ito ay nagmula sa babae na walang kaparehas na lalaki. Sino ito? Sino ito? Sino yung lalaki o yung nilalang na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang pinagmulang lalaki, pero ito ay sa kanyang, sa babae nang galing? Si? Sino po? Si Jesus. Jesus, di mo ba? Si Jesus nang galing kay Maria. Sino ang kapares ni Maria? Sino ang kapares? Okay. Sa pananampalataya ng Islam, si Maria ay iginagalang ng mga Muslim. At siya ay tinatawag as Virgin Mary. Diba? Sa Christianity, tinatawag din si Maria as Virgin Mary. Diba? Pero bakit nagkaroon ng kaparis na Joseph? Sa pananampalatayang Islam, mula bago manganak si Maria kay Jesus, hanggang sa pagkapanganak ni Maria kay Jesus, hanggang sa si Maria ay namatay, siya ay nanatiling virgin. Siya ay virgin. Dahil dito, ito ang nagpapatunay sa kadakilaan ng pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apat na uri ng nilalang na ito. At kasama doon si Jesus. Si Jesus, tayo, si Eva, at si Adam. Ito po ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nagbibigay ng kaibahan ng antas ni Jesus sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo ay tulad ni Jesus, si Jesus ay tulad natin na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, لا نفرق بين أحد من رسله. Hindi
pwedeng bigyan ng iba't ibang espesyal na pagkakakilala sa mga propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pananampalatayang Islam. Walang aangat at walang bababa. Si Jesus ay katulad ni Adan na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa katagang mangyari at mangyayari. Ito po ang pagkakakilala ng mga Muslim kay Jesus.